Yo, what's up mga kaotis? Magandang hapon po sa ating lahat. And panibagong araw, panibagong update po tayo. Yan, so mga kaotis, hingi po ako ng suporta nyo. So, tatlong subscribers na lang po, mag 40 subscribers na po tayo. So, sana po ay suportahan po ninyo yung aking YouTube channel. Yan, Tito Tans TV. Yan, so sana bago matapos yung 2023 ay makaka 40 subscriber po tayo. Yan, maraming salamat. Yan, God bless. So, dito mga kaotits, dito tayo sa may itong rotonda. Yan. So, ngayong araw po ay Linggo. So, wala pong mga nagtatrabaho. Napakatahimik. Mingaw na mingaw kayo, Drea. Ngayong area. So, madalas kasi mga kaotits, minsan kasi ay kada Linggo may mga nagtatrabaho. Siguro ay tawag nito. Yung, nagpa-party siguro yan sila mga kaotits. Ngayong araw. Yan. So, dito tayo sa kanilang ginagawa na. Yan. So, konting-konti na lang ay magtatagpo na mga cottage. Oh. So, ito po yung mga isa sa tanong natin mga cottage. Mababa kasi dito, mataas po dito sa kabila. So, paano po nila ito didiskartihan para po ay magpantay siya mga cottage. Yan. Oh. So, siguro ipaganyan lang siguro, pa-slope na lang siguro nila mga cottage, no? Yan, ipababa nila. So, titingnan na natin sa pagtatapos nitong paggawa po ng box culvert. So, ito. At sa ating pagbabalik ngayon, ito po yung mga nakita natin na medyo natapos na nila at nagbago mga cottage. Yan o. Sa plant box at syempre dito sa daanan na itong sidewalk. Yan. Meron na silang semento na buhusan po ng semento mga cottage. Yan. So maganda na tingnan o. Yan. So ito na po yung paliko niya. Yan. Dito yung sa gitna. Yung sa gagawing rotonda. Mga cottages. Yan, magkutuloy-tuloy yan hanggang doon sa may ruwas extension. Yan mga cottages, pasensya pala medyo kasi yung mga video natin hindi ko kasi napapansin talaga, mapapansin na medyo magalaw pala talaga. Yan. So pasensya na po sa mga viewers natin dyan. Yan ako, shoutout sa mga Nadria. So dito mga cottage, kapag ay natambakan na ng tawag niyan ng buo lupa, yan. Napakaganda na tingnan katulad dito mga cottage. So, yung pagbalik natin ngayon ay may buhos na. Unti-unti na talaga mga cottage na nabubuo. Yan, kita naman po ninyo. May mga ilang metro. Yan. Na kanilang nagawa. So, ganun. Ganun po yung proseso nila. May ikuan pa siguro dyan mga cottage. So, may kaya hindi po nila totally pinagdugtong dyan. Kasi yun nga po, dito banda ay yung mga equipments dadaan pa mga cottage. Kasi yun nga po, may kukunin pa siguro sila doon sa baba. Yan. Napakatahimik ngayong araw. Yan. At yun nga po mga cottage, di na to abutan ng isang taon, matatapos na to. So tamang-tama talaga sa by 2025. Sa 2024 pa mga cottage, may mga siguro mga 80% na siguro. Ito complete. And completed mga cottage, mga 80% sa ating mga nakikitang chance po mga cottage. Yan. At doon ba ito mga cottage, lalagyan nila ng harang yan hanggang doon. So dito sa pagliko, so dito na lang kung yung gagawin nila ay
yung halos lahat hollow blocks or dito hindi na po nila yan lalagyan ng hollow blocks kasi yun nga po malayo din naman sa kabahayan. So yung dahilan kasi kung bakit nag hollow blocks sila mga cottage, yung dikit po sa mga kabahayan katulad niya, no? So yan po isa sa mga dahilan. Yan. Kapag malayo mga cottage, kapag hindi na katulad nito may espasyo na, ay cyclone wire na po yung gagamitin nila. So ganun po yung paggawa nila dito sa harang po. So matagal-tagal din mga cottage bago po na ging ganito. Mahigit isang taon. Magdadalawang taon mga cottage bago pa naging ganito yung itsura po dito po sa Barangay 31 Rojas Rotonda. So dyan banda mga cottage may PAP segment. So tapos na yan dyan banda. So pagto-turnover na lang at dito sa pagtatapos dito sa may Rojas extension. So dito lang talaga yung kulang para mabuo na itong boulevard. Yan. From doon sa may yan sa may Bukana hanggang sa may Isla Verde. So yan po yung kabuuang haba po ng boulevard area. Yan. So kita naman ninyo yung mga nandito, yung kanilang mga nagawa. Isa din sa ito, yung pagsimento na naman. Dito po sa yan. So dito pwede bike lane. Yan dito banda. Yan ito plant box ata itong mga cottage dito banda yan malaki. Tapos sidewalk diyan banda. You know. Ah si Chip. Chip, ayong hapon. Kamusta diri Chip? Okay ra? Okay ra? Okay ra, peaceful. Wala iko ano, wala trabaho ron? Wala, eling yung mga lagi no. Panagsanong, basi nagkuhan sila, wala sila nagparty ron? Kapon. Ah, kagapon sila nagparty, kumbaga tama-tama karang rest digit ang tanan. Ano? So, maayo. So, kanino, hapit na gitchip ang inyohang kuhan? Mahuman. Dito human na ba dito sa Picas? O wala pa na pa yung mga trabaho dito ah? Hmm? Sa Picas, sa may Lynn Garcia, human na ba dito ah? C6? Oo. Wala pa na human. Wala pa na. Hapit na dito. So, yan. So, ngayon mga cottage, napaka-peaceful ngayong araw. Nang Linggo. Sunod to ay maraguman na ganyan chip no? Oh. Yan, eh, na. Dari wala pa lagi gisirado chip. Wala pa kay Juan. Naulay man ni kay kaning Juan ba? Ay kaning mga bato diri no. Oh. Yan, no? So shout out kay Santa. So okay na. Plaster na diri ah. So kung magtatrabaho na ni Uma siguro no. Yan. So, yan, salamat kay Chip oh, nagbantay diri ah. Ito mga cottage, siguro bukas or mga next week ay ito na ay ipapantay nandito, tatambakan tapos bubuhusan nilagyan ng simento, concrete nila nandito. Sarado na yung nalagyan ako ng harang itong seawall. So yan, nilagyan nila ng harang yan mga cottage para po ay may depensa. So kapag malakas po yung alon, hindi masyadong yung pagpangga dito. Yung malakas na alon ay dyan pa lang ay matitipag na rin. Masyal dito mga cottage. Mabini-bini. Yan, ikot lang tayo mga cottage sa ginagawang rotonda. At napakabilis ng panahon.
ilang araw na lang, dalang linggo na lang ay sasapit na naman yung taong 2024. So sa lahat, lagi po kayong mag-ingat mga ka-Otage. Hindi lang po sa taong 2024. Ngayong araw, araw-araw mga ka-Otage, lagi po kayong mag-ingat. Dito naman ay ito, matagal na to mga ka-Otage na tapos itong pagko-concrete nila sa gilid yan, dito sa sidewalk yan, itong bike lane. So may mga ilan-ilan na expats, so sigurado dito yan nila ilalagay mga ka-Otage. So yun nga po, may mga kulang pa talaga doon banda yan, kulang pa yan, napakababa pa paglagay nila. Dito tayo sa taas. Yan. So, maganda naman mga ka-Otage. Importante talaga may harang sa mga ganito para hindi po masyado hindi po sa customer sisira. May gagawing Davao River Bridge, Bukana Bridge. Titingnan natin na ngayong December talaga dapat sisimulan. Pero napakaan pa mga ka-Otage, no? Ilang araw na lang, dalawang linggo bago umpisahan. Kung sakali man ngayong buwan, buwan po ng Disyembre, kung umpisahan ba dyan sa may Davao River. Abangan na lang natin mga ka-Otage. May mga maraming mga tao sa dulo. Kitang-kita dito mga ka-Otage. Hindi yan makikita dito sa ating kumpungan din natin sa Zoom. May maraming mga tao. Ngunit wala namang mga heavy equipment siya mga ka-Otage. Yan. Tao yan siya mga ka-Otage. Hindi lang masyadong makita kasi napakalayo. Times 6 lang po. 6. Yung ating Zoom. So maganda, may mga drone tayo dito mga ka-Otage, no? Sayang wala tayong mga para mas kitang-kita talaga yung kabuang itsura nito. So try natin dyan sa taas mga ka-Otage, no? Sa expats na yan. At doon naman sa kabilang mga ka-Otage, so parang yung tawag niyan, nilagyan po nila ng CCTV or ilaw. Yan mga ka-Otage, so ilaw ata yan mga ka-Otage. Pupunta tayo doon. So parang solar ata yung kanilang inilagay doon sa taas. Yan o. So parang nilagyan nila ng temporary na ilaw para po talaga ay dito banda ay maliwanag. So yan o. Imagine mga ka-Otage, kapag natapos na napinturahan, nalagyan na po ng mga halaman. Yan, napakaganda na dito. So yung itsura dito mga ka-Otage, yung forma po niya, yung disenyo ay magkasintulad yung mga ka-Otage, gagawin din doon mga ka-Otage yung
kung ano po yung nakikita natin dito sa kabila. Ito po ay daluyan. Yan, para sa ikadalawang pumping station. So doon po yung malaking box culvert na apat talaga yung daluyan po ng tubig kanal. So dito isa lang mga cottage. Parang nasa 3 meters. Yan. So, maganda sana dyan mga cottage. So. So doon tayo sa Wes. Yan. Mga cottage oh. Parang hindi siguro lahat lalagyan ng ilaw. Dire mga tatag thumbnails mga kapits. So, kukuha lang tayo ng thumbnails mga kapits. Yun na mga cottage, buti na lang no itong mga ginawa nilang mga pusti sa ilaw, napaka-tibay din. Siya nga po ay yung lindol na 6.7 lang ata dito sa akin mga cottage, pero di lang yun lang mga cottage, 6.7 pa pala, huwag yung lang sa yung pag sinabi natin lang parang minaliit lang natin. So 6.7 na lindol dito po sa Davao City. Buti na lang ay napaka tibay po ng mga pusti dito. Ah, kinuha pala nila. Ah, yun. Akala ko ay yun o. Yun mga cottage, makala ko talaga ay nilagyan nila ng kuwan dito ng ilaw. So mali pala, kinuha pala nila yung ilaw na yun. So siguro ay ilalagay nila doon. So tama pala no, araw ng Martes pala ay mega shoutout pala sa tawag nito, sa Mac Builders Company ngayong Martes pala ay may party pala sila. So, sinabihan ako ni Watchman doon sa may Leon Garcia, sabi na punta daw ako. Pero ayun. Yan. So salamat sa pag-imbita. Yan. Parang nakakahiya naman ang mga cottage. Yan. So dito may mga balibulista, yan. Sinakay pa si Ma'am. Yan. At yun na nga po mga cottage, maraming salamat sa lahat. Yan. So mega shout out po sa inyong lahat. At yan, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Yan, at sana po lagi po tayong mag-ingat. Yan, shout out si Bus. At hanggang dito na lang. Yan, sa OFWs natin dyan, mega shout out. At kay Ma'am Kumala Bryce, yan, Sir Patrick Earl. At kay sino pa ba si yan, si Sir June Empasis, yan, mega shoutout para sa inyong lahat. Maraming salamat dahil sa taong ito ay napakalaking tulong po na ibinihagi nyo sa akin. Yan, maraming salamat. At syempre sa mga solid viewers natin dyan, mega shoutout.
So, yan. At pa-support po mga cottage sa tatlong subscriber na lang po. Maka 4K na po tayo. Yan. Mega shoutout. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Kapalam na po ako. Yan. Bye-bye na.